ako ng tapioca pearl para sa shake. Tapos, tuturo ko yung tamang paraan paano magluto ng tapioca pearls. Tapos, sa gustong bumili nito ang tapioca pearls, ang sago is ang brand is Ersaw. PM lang po kayo sa akin sa Facebook page namin na Bakshapi.ph. Ngayon, magluluto ako nito. Buksan lang natin yun. Tapos, ilagay niyo siya sa container na malinis. Yan. Tapos, pag may mga buo-buo yan, himayin nyo na lang para pag nagluto kayo nito, hindi siya buo-buo or dikit-dikit. Kailangan ilipat niya sa container. Tapos dahan-dahan lang kasi nadudurog siya agad. Katulad nito, ganyan, nadudurog siya agad. Kaya, dahan-dahan lang. Ulitin ko guys, sa sino pong gusto mag-order ng tapioca pearls, PM lang po kayo sa Facebook page namin sa Bakshapi.ph po. Ayun, message lang po kayo doon. Ayun, magluluto ako ng sago. Bubuksan lang natin. Tapos, magpapakulo tayo ng tubig. Kumulo na yung tubig. Ilalagay na natin yung sago. Lumambot siya kasi medyo matagal din ito lalambot, mga 10 to 20 minutes siguro, ganun. So hantayin lang natin na lumambot siya. Sa ngayon, ganyan pa ang hitsura niya, ganyan pa ang hitsura niya. So hintayin natin na pag lumambot siya. Check natin guys, ito siya, ayun oh. Medyo lumaki-laki na siya. Thank you.
guys. Ito siya. Ayun, oh. Medyo lumaki-laki na siya. Luto na siya. So, ayun ang ganda ng pagkaluto. Nakita niyo po kasi hindi siya dikit-dikit. Kasi at saka konti lang naman kasi niluluto ko. Malambot na siya pero palambutin pa natin. Medyo okay na siya pero gusto ko yung chewy pa talaga. Yung malambot na malambot. So, pag naluto na siya, ang gagawin natin is huhugasan natin siya ng tubig na diretso sa faucet. Tapos, pagkatapos niyang nahugas, is ibababa natin siya sa tubig na may ice. Habang nagluluto tayo ng caramel syrup. Pag naluto na yung caramel syrup, saka na natin ilagay yung ganyan. Ang paraan ko sa pagluluto ng sagu. Malapit na. Isisalan niyo po siya, guys. Kawali na maliit ko. Lulutuin kasi konti lang naman siya. Paglagay na ang tubig sa kawali, pakuloin lang. Tapos pag pumulo na, lagyan na siya ng asukal. Pagkatapos, ilalagay na yung black pearl. Hintay lang natin na pumulo yung tubig. Saka natin lagyan. Tansya lang yun sa akin, guys. Kayo na bahala sa inyo. Yan. Kasi konti lang naman yung niloto ko. So, konti lang yung asupan na. Asupan na ilalagay. Sa pagluluto, guys, ng caramel,
Tansya-tansyahin niyo lang po yung asukal. Kung tama lang yung tamis, kung konti lang yung niluto ninyo na ano, na sago, konti lang din yung asukal. Kung maraming sago, marami ding asukal. Yung sa tingin niyo tama lang sa inyo yung tamis, huwag masyadong matabang, huwag masyadong matamis. Nasa ano lang, gitna or katantaman lang, ganun. Kasi ito matamis na nga para sa akin. Pangit kasi guys, yung sobrang tamis. Baka magka-diabetes, ito kawawa naman. So ngayon guys, ayun, ganyan na siya. Nag-caramelize na yan, pwede na yung ganyan. So ilagay na natin yung... So ito yung sago na binabad natin sa cold water. Tanggalin natin yung ice. Tapos itatapon lang natin yung tubig. Ay, natatapon, sayang. So guys, ganyan siya. Lalagay na natin yung sago. Pag tumatagal-tagal na yan, kunyari ilalagay niyo sa freezer, sisipsipin niya yung syrup niya. So ngayon, mas okay pa siya. Mas maganda pa siya ang tingnan. Pero kasi pag hindi ito naubos, pwede niyong ilagay sa ref o kaya sa freezer, tapos init-init na lang. So sa akin kasi, hindi siya nalalagay sa freezer kasi nauubos agad kasi nga konti-konti lang ginagawa ko. Tapos pag naubos naman, pwede kang magluto ulit. Na natin. Sarap. Chewy siya. Malambot. Tapos, tama lang yung tamis niya. Yung ibang sago kasi may napanood ako sa YouTube, yung ibang sago itim. Ang syrup nila kasi hindi nila hinuhugasan. Pag lumambot na, diretso lagay sila ng asukal. Shortcut lang. Ganito yung paraan ko sa pagluluto ng sago. Yan, ganyan lang siya guys. Kadali. So, ayan. Pwede na siya, guys. Patayin na natin yung apoy.